So it's July 9. Kanina nag-edit ang video pero hindi natuloy kasi nagising si Kano maaga kasi natutulog din siya na maaga. Tapos nakahiga lang siya, hindi pa siya tumatayo at bigla na naman yan diniliga na ang aming kama. Nagdidinisan naman ako ng kama. It's been 4 days na hindi okay si mami. So isa pa yun sa mga worries ko. Hindi ko alam kung mag-bike kami ngayon o hindi kasi nakapag-promise ako mag-bike eh. Tapos sumasakit yung balakang dito ang side. Mag-breakfast muna kami bago mag-bike. Para hindi ako mawala ng energy. Di ba ka? You need energy? Gusto mo galonggong? Galonggong ng ulam. Sana magustuhan niya. Makatapos lang kumain ng anak ko. Nauna siya kumain. Ang kinain niya is yung Gigi galonggong. At ako naman, yung natira niya, kinain ko. Tapos nagprito ako ng talong. Nag-aaway pa nga kami kasi gusto niya pala torta. Eh kaya lang matagal yon. Saka mainipin siya. Ayaw niya naghihintay minsan, nagwawala siya. Or kung hindi man, nagbabato siya na kung ano-ano habang nagluluto ako. So yun ang lagi nangyayari every time na nagluluto. Kanina para kaming nasa basketball court. Yung ako yun ang nasa defensive mode. Kasi maya-maya meron siyang itataob or kung hindi mo makikita, itataob niya. Kaya pag niluluto ako, yung isang mata ko dapat nasa kanya. Kasi kung hindi, ayun, kung ano-ano yung binato niya. Yan, ginawa niya sa tama nakikipag... Yan, so pag kahit hindi ako nag-vlog or every time na kunyari nagtutupi ako, damit, ganun siya. Meron siyang gagawin kakaiba. Minsan natutuwa siya and napapagalitan ko. Yan. Pag minsan naman, pinagalitan ko, nagwawala siya ng husto, ang tagal niya bago tumigil. So, hindi lang pag-vlog, and minsan kahit yung mga simpleng bagay na lalabas ako, meron akong titingnan, or may inutos sa akin na gagawin ko. Yung mata ko dapat tutok lagi sa kanya, as in, kung maaari lang, 24/7. Ano siya talaga, malikot. Tapos, buti na lang kasi dahil nga nandyan ako all the time for him, kahit papano, less yung mga accidents niya, mga injuries niya. Lately, ako yung nagkakaroon ng mas maraming injury. Kasi nga, minsan, pag yung pumigla siya, biglang gumano siya, yung ulo na sakto naman sa bibig ko, so pumutok, ganun. Or minsan, nagkakape ako. And siya, naglilikot siya, kahit may kape ako. Alam mo yun, bigla niyang tinabig, yun, napunta lahat sa balikat ko. So, ang tagal din bago nag-heal kasi medyo mainit yung kape. Usually, sa mga batang may autism, yung iba hindi naman lahat. Yung tawag nila is steaming. And ako nasanay ako sa word na meltdown. Yung pag nagwawala siya, ganun. Hindi naman lagi yung extreme na pagwawala niya or yung talaga nagbabato siya or something katulad nangyari kahapon. Dapat papasok siya sa school pero hindi natuloy kasi nga nagwala siya. Nasayang yung session na yun for that day kasi hindi na pwedeng i-cancel yung class. Pero wala naman ako magagawa kasi ayaw niya pumasok sa school. Inip siya siguro kasi marami akong ginagawa bago siya pumasok sa therapy center. So, inisip ko na lang at least nagkaroon siya ng productive na araw dahil natapos niya yung tracing activities namin, yung mga lines and curves and zigzags. Natapos niya na yung isang page. And now, we're doing yung mga shapes. Parang nga siya nagdo-drawing pag nagsusulat. Parang feeling ko sana lang maging magaling siya sa pag-draw. Kasi nakita ko yung paghawak niya ng pen, ganun, okay siya. Kaya natutuwa naman ako, at least yung day namin kahapon, hindi lang puro meltdowns niya. Meron naman siya mga ginawang magagandang bagay. So, galing kami sa Alpha Mart today. Namili kami ng favorite na snack ni Kyle. Naka 100 plus siya doon. Eh, pinabiya ko na kasi nga hindi kami nakalabas kahapon. Supposed to be mag-push siya. Kaya, ayun. Ngayon kami bumili sa Alpha Mart. Bumili siya ng favorite niyang parang pretzel. Tsaka maliit na lace. Tsaka bumili ako ng shampoo. And sabon, yung nabili kong sale sa Robinson na body wash. Mali pala ako. Hindi pala kasya sa amin yung 720ml. Yung anak ko kasi magastos. Hugas ng puwet. Diba? Ito yung favorite niya. Yan, alam ko mahal yan. Kaya nakulis ko.
Maghihirap ako sa batang to. Tatapo! Come here, Shido! Kagagaling lang niya sa amin. Siguro nalinibawi siya kasi wala sa mami. Nasa tita ko muna siya. Magpapahinga muna kasi medyo makulit si Kyle. Yan, so ito ulam ng anak ko ngayon. Ulam niya for today without rice. Tilapia. At natutulog pa rin siya. Kyle naman, madalas nasa loob. Hindi na kasi tayo nakakapag-bike, no, Kyle? You want to ride the bike later? Hmm? Patch? Ayaw mo papakainin si Shido. You want to ride the bike later? Ride the bike. You want to ride the bike later? Huh? Hmm? Look at you. You're so handsome, oh. Manang-manang ka kay mama. Good looking. Diba? Diba, Kyle? You look very handsome, just like mama. Si Shido nag-agree, oh. Diba, Shido? Handsome si Kyle na, oh. Hmm? Wala. Ayun, nabuo siya. Umilata na. Hmm. Ano mismo? Ano, Shido? Yung lagi nandito sa room? Kasi madalas nasa labas ka na eh. Tap mo si Kyle. Ano, Shido? Kung papakainin niya, naiinis sa'yo eh, oh. Ayaw daw niya niyan. Ay. Bawal kay Shido yung cheese, anak. What's that? What's this? What are you holding? Yan naman si Shido, oh. Oh. Don't feed Shido. Hindi siya kumakain ng cheese. Na-miss mo ba si Mami, Shido? Ha? Na-miss mo si Mami? Ha? Kailan ni Shido, 2 years old na yan. Ha? Ubus na yung treats eh, Shido. Aba, nagpapalamig ka rin ha. Itong kainan mo, be. Don't throw it. Last bite mo na yan. Ayaw. Pangalawa niya na to. Ube and Semada ng si Liz. Later. Two moments later. So, ito yung natapos niya na isang buong writing pad. Natapos niya na mag-trace niyan. And yung mga lines, curves, and straight lines. Ito naman ang susunod niyang gagawin. Nag-start na siya, no? So, ilang pages na rin niya natapos niya. So, ngayon naman, ang tinatapos niya is yung stars. Hindi mo pa yata natapos. Ito, natapos mo na ba yan? Ah, sige. Yan. Ang ganda niya mag-hold ng pen ngayon. Saka, parang alam niya na yung mga lines and curves. Medyo yung iba, perfect, walang lampas. Kaya, nakakatuwa naman at gustong-gusto niya na mag-trace ngayon. Kahit trace na lang muna. Meron din siyang mga
ano, letters and numbers na iti-trace. Yun ang pinag-aaralan nila ng teacher niya ngayon sa therapy center. So, kanina pa niya hawak itong nakita niya sa days. Hindi ko alam kung bakit hawak niya. Siguro gusto niya yung texture and... Be! What? What? Be! Be? Why are you holding this one? Anong gusto mo dito sa paper na yan? Ha? Sasali ka sa promo? Ito yung kamay niyo. Ito yung kalyo niya. Paka-knock. Sa any surface. Lalo na yung matunog, yung malutong, yung tunog. Ganun. And nagkakaroon na rin itong iso. Dalawang kamay yan. Dun sa middle finger niyo. Yeah. Maumbok. Ang laki na ng kalyo. Imbis na sa may hawakan ng pen yung kalyo natin, di ba? Pag nagra-write tayo, siya naman ang kalyo niya dito sa middle finger, kakakatok. Mustabi!